Nagulantang di lang ang Pilipinas, kundi pati ang international community sa pagsalakay ng teroristang grupong Maute-ISIS sa Marawi City. Mayo nang sumalakay ang Maute sa lungsod, dahilan para lumikas ang libo-libong residente roon at nagbunsod ng pagdeteklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. May 5 buwang nakipagbakbakan ang pwersa ng militar laban sa mga terorista. Mahigit 1,000 ang namatay sa bakbakan at natapos lamang sa pagkamatay ng mga leader ng mga terorista na sina Isnilon Hapilon at Omar Maute. Naging laman din ng balita ngayong taon ang kaliwatkan ng operasyon ng mga pulis, bahagi ng kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. At lumikha ng ingay ang pangalan ni Chief Inspector Jovi Espenido. Si Espenido ang hepe ng Osamis Police nang isagawa ang madugong raid sa mga bahay ng mga Paruhinog noong July 30 na ikinamatay ni Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. at 15 iba pa. Siya rin ang hepe ng mga pulis sa Albuera, Leyte noong namatay sa kulungan sa Baybay City si dating Mayor Rolando Espinosa Sr. matapos umanong manlaban ang silbihan ng search warrant sa kanyang selda ng PNP CIDG Region 8 na pinamumunuan noon ni Superintendent Marcos. Ngayong taon, kaliwat ka ng batikos ang inani ng kapulisan dahil sa pagkakapatay sa ilang kabataan. Kabilang na rito ang 17-anyos na si Kian de los Santos na nanlaban umano sa police operation. Sa Caloocan din napatay ang 19-anyos na si Carl Angelo Arnaiz, habang sa Gapan, Nueva Ecija naman natagpuan ang bangkay ng kaibigan umano nitong si Reynaldo Culot de Guzman. Kasunod ng mga kontrobersiyang ito, inalis sa PNP ang pangunguna sa war on drugs at ibinigay na sa PIDEA. Pero kalaunan ay ibinalik din ng PNP para tulungan ang PIDEA. Walang kasalanan yung bata. Pinaglulolag sila. Malaking balita rin ngayong 2017 ang pagkamatay ng UST first-year law student na si Horacio Acho Castillo. Namatay si Acho matapos umanong sumailalim sa hazing initiation ng Aegis Juris Fraternity. Umabot pa sa Senado ang pagdinig sa kaso. Sa larangan naman ng politika, Pebrero ng voluntaryong sumuko si Senadora Laila De Lima matapos ipag-utos ng Muntinlupa RTC na arestuhin ang senadora. Kaugnay ito ng 3 magkakahiwalay na drug cases na inihain laban sa kanya na may kaugnayan sa illegal drug trade sa Bilibid. Bukod kay De Lima, inaresto rin ang dati niyang driver at karelasyon na si Ronnie Dayan. Makailang beses ngang binira ni Pangulong Duterte ang relasyon ni na Dayan at De Lima na siya umanong nagtulak sa senadora na masangkot sa illegal na droga. Katapusan naman ng Agosto ng maghain ng reklamo si Attorney Larry Gadon ng impeachment complaint laban mismo sa Chief Justice ng Korte Suprema na si Maria Lourdes Sereno. Nauna nang sinabi ni Sereno na wala raw basehan ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Ilang miyembro naman ng gabinete ni Pangulong Duterte ang nabigong makalusot sa Commission on Appointments. Kabilang na rito si na dating DENR Secretary Gina Lopez, dating DFA Secretary Perfecto Yasay, ang dating kalihim ng Agrarian Reform na si Rafael Mariano, Judy Tagiwalo ng DSWD at Pauline Ubial ng DOH. Ngayong taon din naging mainit ang bangayan ni na Pangulong Duterte at CPP-NPA-NDF. Ngayong buwan lang, binansagan ng Pangulo bilang terorista ang NPA dahil umano sa patuloy na pag-atake sa mga puwersa ng gobyerno. It's a proclamation declaring the Communist Party of the Philippines, New People's Army, as a designated identified terrorist organization under RA number 10168. Nalagay rin sa spotlight ang iba pang miyembro ng pamilya ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa sunod-sunod na issue. Ang anak ng Pangulo na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, iniugnay sa umano'y smuggling sa Bureau of Customs. Ang anak naman ni Paulo Duterte at apo ni Pangulong Duterte na si Isabel, naging usap-usapan sa social media matapos ang kanyang grandiosong photoshoot sa Malacanang. Kasunod ng mga kontrobersiyang ito, nag-resign si Paulo Duterte bilang vice-alkalde ng Davao dahil umano sa delikadeza. Forward to the day that I will be able to serve our country again. I hereby tender my resignation as Vice Mayor of Davao City. Bago naman matapos ang taon, ay may pahabol pang kontrobersiya na kinasangkutan ang Department of Health. Yan ay matapos aminin ng kumpanyang Sanofi na posibleng may masamang epekto ang dengue vaccine. Humarap pa si dating Pangulong Noynoy Aquino sa Senado kaugnay nito. Sa akin pong pakiwari at sa akin pagkaunawa, sa lahat ay binalita sa atin ng mga eksperto, dumana po ito sa lahat ng proseso para malaman ang kanyang efficacy at mas importante ang kanyang safety.
Sa larangan naman ng sports, sinaksihan ng buong mundo ang muling pagbabalik ni pambansang kamaong Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Pero ang tuwa ay naging pagkagulat nang matalo sa kontrobersyal na unanimous decision si Pacquiao laban kay Jeff Horn. Naging sentro rin ng atensyon ang Pilipinas nang magdatingan sa bansa ang mga leader ng iba't ibang bansa para sa ASEAN Summit, kabilang na si US President Donald Trump. At sino ba naman ang makakalimot nang mag-host ang Pilipinas ng Miss Universe pageant? Kinurunahan ang pambato ng France na si Iris Metiner, kapalit ng ating Miss U na si Pia Wurtzbach. Kaya di maikakailang ang 2017 na puno ng malalaking balita mula sa iba't ibang larangan. Para sa unang balita, Katrina Son reporting.